ayaw bigyang mali siya ng Malacanang ang muling pagbubukas ng Senado sa investigasyon nito sa inkwentro sa Mamasapano noong nakaraang taon. Ito ay kahit pa binubuo ang Senate Public Order Committee ng ilang kandidato sa eleksyon. Inaasahan namang lulutang sa pagdinig ng Senado ang mga bagong detalye tungkol sa malagim na inkwentro. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa pagbukas muli ng investigasyon ng Senado tungkol sa Mamasapano incident, inaasahan daw na may mga bagong impormasyon ang maririnig. Una, mula raw mismo kay Police Director Benjamin Magalo, ang chairman ng Board of Inquiry na nagsagawa ng investigasyon. May mga nalaman din daw siya mga bagong detalye at impormasyon tungkol sa inkwentro. Hindi ko pa pwedeng banggitin ngayon. We are now reviewing our documents, tinitingnan namin lahat, kinakalkal namin lahat. We will be very truthful about it. Our aim here is justice for our people, for the SAF 44. We are optimistic that yung mga ganitong siguro is hope natin is magkaroon pa talaga ng liwanag. Ang dating commander ng SAF na si Police Director Getulio Napeñas gusto rin daw humarap sa pagdinig. Matatanda ang si Napeñas ang isa sa nagplano ng operasyon kasama ang dating PNP Chief Alan Purisima na suspindido nang isinagawa ang plano at operasyon. Yung katotohanan, may hindi parehas nung mga huling araw yung ginawa ng senator po na investigation para sa amin. There were times na nagsasalita ako, kinakat ako kung mapupunta sa isang conclusion, sa isang impormasyon sinasabi ko. Especially nung pinakamakahuling mga araw. Si Senator Juan Ponce Enrile ang humiling na muling buksan ang pagdinig ukol sa nangyari sa Mamasapano noong January 25, 2015. Marami raw siyang gustong itanong at laruhin na hindi niya nagawa dahil naka-hospital arrest siya nang isinasagawa ang pagdinig sa Senado. Sa January 25, sa unang taong anibersaryo sa Mamasapano encounter, isasagawa ang pagdinig. Bukas daw dito ang Government Peace Panel para raw mas maging klaro ang lahat. Ang palasyo naman, ayaw daw isiping may ibang agenda sa muling pagbukas ng investigasyon, lalo tatakbo sa 2016 ang mga kasama sa naturang komite. You know, we do not wish to impute motivations on the part of the legislators. There is a decision for them to reopen. As we have said, all the pertinent personalities have given their testimonies before the Senate. And both the House and Senate. So I understand that there's a report that was, I'm not sure if it has been voted by the Senate. So hindi na lang kami magsasalita tungkol sa motivation ng Senado. Ang chairman ng Senate Public Order Committee ay si Senator Grace Poe na tatakbong presidente. Si Senator Gringo Hunasa naman na vice chair ay tatakbong vice-presidente. Sina Senator Bongbong Marcos at Chis Escudero na miyembro ng komite ay tatakbo rin vice-presidente. Si Senator Tito Soto na miyembro rin ay tatakbo sa pagkasenador tulad ni Napeñas. Ang ex-officio member naman na si Senator Alan Peter Cayetano, vice-presidente rin ang target sa eleksyon. Salima Refran, GMA News.